Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Tempting My Boss for Revenge. Tunghayan na po natin ang 9 na bahagi. Sobrang bagal na lumipas na mga araw. Hindi ko alam kung sadyang mainipin lang talaga ako o ano. A week long is like a walking turtle. Damn, very slow. Ayoko mag-isip siya. At ayaw ko rin isipin siya. Hindi ko maiwasan, lalo na tuwing mag-isa ako. Tahimik kami ni Siri o di kaya ay matutulog ako sa gabi. I may be an idiot for asking God to fast the time forward, but what can I do? I missed him. I missed him a lot. Gaya ng dati, hindi siya tumatawag. Sabi ni Horizon, it's normal. When they are away, phone calls is not allowed, especially when it is not over yet. She didn't explain why, but she assured me that I will find out soon. Hey, Shara, let's take a nap. I smiled at Siri. We are playing here Barbies at the garden. Mine was the morena and blue-haired doll, while Shara, hers was Shimmer, the mestiza and brown-haired one. A car stopped in front of the villa at hindi agad kami nag-react. At ipinagpatuloy lang ang paghihilin ng mga Barbie sa pag-aakalang si Israel Ayon o si Carl. Madalas kasi silang bumisita para i-check kami. Bilin daw ni Zian. Pero mali kami. Dahil biglang umalingawaw ang tibok ng nababaliw ko na yatang puso. Nang tumambad sa paningin ko, ang mukhang bangagpang si Zian na nakatitig sa akin pagkababa lang ng shuttle. Nakasuot siya ng t-shirt na halos lukot na lukot at faded jeans. Nakasuot lang siya ng tsinelas at magulo ang buhok niya na parang isang linggong hindi nadapuan ng suklay. Tanging isang paper bag lang ang bitbit niya at hinayaan na ang driver ang magbaba ng bagahe niya. Ano bang nangyari sa kanya? Agad naman siyang nakita ni Siri kaya biglang tumakbo patungo sa direksyon ni Zian. Daddy! She happily greeted him. Of course, she missed him. So I do. Nabaling kay Siri ang atensyon ni Zian, kaya niligpit ko muna ang mga laruan at picnic mat. Nagawa ko naman yon na mabilis at walang kahirap-hirap, dahil lagi ko naman yung ginagawa. Pagkatapos ay lumapit din sa kanila. I was about to greet him when a woman went out of the shuttle too. My heart sank as she snaked her porcelain-like hands into Zian's arms, as if she's marking her territory. Can we go inside? It's hot in here. She looks irritated, but I can clearly see her beautiful face and curvaceous light brown body covered with a mustard yellow spaghetti strap dress. She must have been of foreign blood because I can see some freckles on her skin and her hair was so brown that it would be mistaken red under the radiant sun compared to me, who's wearing a gray shirt and a denim short. She's a lot prettier and hotter. Vienna, Zian said in a warning tone. Fine. The girl rolled her eyes and labeled herself to Siri. Hi, Siri. Baby, did you miss your mommy? Halos sabay na ng laki ang mata namin ni Siri. Hers was because of the shock and mine was realization. Vienna, her mom. Mommy? Siri flashed a sarcastic smile. My mom died a long time ago. Para sa akin, nawala ka na sa buhay ko simula nung iniwan mo kami. Siri, Zian warned her. What? Kakampihan mo siya? O ano akala mo? Akala ko ba nasa Malaysia ka? Bakit sinama mo pa yan dito? Nakalimutan mo na ba na ipinagpalit niya tayo, Dad? Wala siyang kwenta. Walang prenong sumbat ni Siri. I can feel pain in every word she said. I can see hatred in her eyes. She's just a kid, but I think she's seeing things in a very mature way. In her young age, it must be traumatic for her to grow up carrying anger towards her mom. Gaya ko, napipi ang dalawa. They cannot believe those words came from a 4-year-old kid. Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito.
Mariing pagpapatuloy ni Siri pero pinutol yun ni Zian. "Stop it. Anak, hindi kita pinalaking ganyan." Siri smiled bitterly before she ran away. Sumuli pa ako kay Zian at sakto naman na nakatingin siya sa akin. He was bothered. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. "I want to ask him so many things, but I know this ain't the right time to be selfish, insensitive, impulsive, and immature. Sometimes there are things that should come first, and this time, there's a bigger problem that was needed to be fixed than to seek answers for my questions." Hindi ko alam ang sasabihin sa kanila. Laglag pa rin ang pangalan ni Vienna habang nakatingin sa gate na nilabasan ng anak niya. Kaya nagpa siya akong tumalikod at sundan si Siri. Hindi ko na kailangan maghanap pa dahil sa unang lugar pa lang na pinuntahan ko ay nandoon na ang hinahanap ko, sa open bamboo cottage. Parang hiniwa ang puso ko at nilagyan yun ng asin dahil nakita ko si Siri na tahimik na umiiyak doon habang nakatulala sa dagat. Hindi siya natinag kahit umupo ako sa tabi niya. Pinanood ko lang din ang kalmadong karagatan at dinama ang simoy ng hanging habagat sa balat ko habang hinahayaan si Siri na ilabas ang luha niya. She may be a kid but she had her feelings too. I can't find the right words to comfort her. Or is there any word that can comfort her? I don't think there is. Inalis ko ang tingin ko sa dagat at tinitigan siya. I know she hates Vienna for a reason. Na maging kalmado siya, itinaas niya ang dalawang paa sa upuan at niyakap ang mga tuhod. I hate her. I hate her. I hate her. Habang binubulong niya yon ng paulit-ulit, lumalakas yon at nagiging sigaw. I hate her. Do you hear me? Pray, I hate her. I want Vienna out of my life. Hindi na ako nakatiis kaya niyakap po siya ng mahigpit at hinagod ang likod niya. She left us. I hate her. Ayoko na siyang makita. Please, layo mo ako sa kanya. Ayokong umuwi, she said between her sobs. Napapikit ako dahil sa sobrang awa. Hindi ko na kayang pigilan ang luha ko. I want to take the pain away from her. I want to wipe her tears out. I want to see her smile again. I want my brother Siri back. Tahimik lang kami naglalakad sa sandbar at hinayaan ang maliliit na alon na tumama sa mga paa namin. Mainit ang sikat ng araw pero baliwala yon dahil sa malakas na ihip ng hangin. Hawak ko ang kamay niya kaya pinagtitinginan kami ng mga guest. They said we look like mag-ina. How I wish it was true. Sana nga ako na lang ang nanay niya, pero hindi eh. In life, there are some wishes that cannot be granted. Malapit na mag-lunch pero ayaw niya nang umuwi, kaya nandito pa rin kami. Are you hungry? Marahan ako nagtanong sa kanya. Iling at tipid ng ngiti lang ang sinagot niya sa akin, kaya hindi na ako nagsalita pa. Wala talaga kaming destinasyon. Naglalakad lang kami para malibang siya kahit paano. Nasa part na kami nang medyo wala ng mga coconut tree nang tawagin ako ni Liam. You two wanna stay in the mansion? Pinasusundo kayo ni Mama. Aniya na makalapit sa amin. Agad na kumalabog ang puso ko nang marinig ang salitang mansion at Mama. The huge palace like mansion and Mrs. Montemayor is enough to make my heart go wild. Yeah. Up until now, I'm quite intimidated with her. Sino bang hindi? Mukha siyang donya na parang isang pagkakamali mo lang. Iipapalapa ka na sa mga pating sa Bermuda Triangle. Pray? Natauhan ako na bigla akong kalabiti ni Liam. Siri, kahit saan po, basta ayokong umuwi. Sa mansion nga kami nag-lunch kasabay ng pamilya ni Zian. It wasn't awkward like I thought dahil casual lang naman ang usapan. Hindi lang sila nag-open up ng kahit ano tungkol sa pagdating ni Vienna dahil nandoon si Siri. The topic was mostly about work, resort at kung ano-ano. Nagkakasundo din kami na doon na din magpalipas ng gabi since hindi talaga namin makonvince na umuwi si Siri. Nasa kama ang damit mo, Prey. Yung kay Siri naman nasa closet. Gamitin mo na lang yung intercom pag may kailangan kayo. Nginitian ko ang uniformadong katulong at nagpasalamat bago niya kami iwan ni Siri. Like I said, the house was very huge kaya may intercom system sila. Sa limang palapag ng bahay na to, i-imagine ko na halos sila hindi nagkikita-kita. Siri has her own room at the third floor kung nasaan din ang kwarto ng magkakapatid na Montemayor. Ayaw niyang maiwan na mag-isa kaya magkakasama kami sa kwarto. Wala namang problema yun sa akin. Feeling ko nga okay yun kasi first time ko dito matulog
kaya baka maging uncomfortable ako. After almost 3 hours, payapa nang nakahiga si Siri sa kama at natutulog. Pinatay ko na ang 152 inches plasma TV sa paanan ng kama, kung saan kami nag-movie marathon ng isang sci-fi movie na hindi ko naman maintindihan dahil pinapakiramdaman ko lang siya the whole time at preoccupied ako. Umayos ako ng pagkakahiga ko sa malaking kama at niyakap si Siri. This kid is really something. So fragile, so soft, so amazing. Gusto ko tuloy itanong kay Zian kung bakit niya dinala si Vienna sa resort. It's not like may karapatan ako mag-demand ng sagot niya. Pero kasi kahit anong isip ang gawin ko, hindi ko makuha ang point niya. Ahala ko sa Malaysia ang business niya. Pinaghintay niya ako, diba? Eto ba yun? Kaya niya ako nilambing ng gabi na yon kasi alam niya na babalik. Ang posibleng may kasama na siyang iba. Shit, I should stop thinking. I should sleep. But I can't. Damn, Zian. Leave me and my freaking messy turmoil of mind alone. They were alone in his villa. They're probably warming up a bed. Kasi kung hindi, sana nandito siya para mag-explain man lang. Kahit kay Siri o sa pamilya niya lang. Kahit hindi na sa akin. Simula pa lang, wala na akong karapatan sa kanya. We kissed, we make out. We are attracted to each other, but we are not committed yet. Ano ako, second version ni Amara? No strings attached? No, fuck this, I want to sleep. Alright, Amara. Kinuha ko ang cellphone kong nakapatong sa nightstand at binuha yon. Only to find out na simula nang tumapak ako sa villa ni Zian, never as in never ko pa pala yung tinitingnan o na-charge. Madalas yun sa bulsa ko pero hindi ko pa napansin kung lobat ba o ano. Kabado kong naghanap ng charger at connector na agad ko namang nakita na maayos. Na nakahilera ang iba't ibang wires, chargers at connectors sa tabi ng desktop. Hindi ako halos humihinga habang hinihintay kong mag-charge yun. Parang tutulo na ang luha ko sa kaba dahil hindi yun agad nabuhay. Matagal pa akong napatitig doon bago ako nabuhay ng loob at nakahinga ng maluwag. Sobrang drained. Napabalik ako sa kama at naupo doon. Hihintayin ko munang ma-full charge para makatawag ako sa Manila at kay Atara. Nakakaramdam ako ng uhaw pero nag-atubili akong bumaba para uminom. It's almost midnight kaya hindi ko pwedeng istorbohin ng mga katulong para lang dalhan ako ng tubig. Ayos naman ang conservative cut nightgown ko na suot ko kaya pinatungan ko na lang yun ng silk robe at nagpasya na lumabas ng kwarto. Dahan-dahan ang paglalakad ko sa hallway kahit alam ko na si Siri lang nag-occupy sa buong third floor dahil may sariling mga villang magkakapatid. Matiwasay ako nakarating sa kusina at nagawa ang pakay ko doon. Hinuhugasan ko muna ang basong ginamit ko bago ako umalis. Dim ang ilaw na nagmumula sa crystal chandeliers pero hindi yun naging hadlang para maayos kong marating ulit ang third floor. Wala na mga katulong na pag-alagala sa mansyon. Malamang gabi na kaya nagpapahinga na sila. Kaya sobrang tahimik ng paligid. Ultimo paghinga ko at marahang paglapat ng tsinelas ko sa sahig idinig na dinig ko. Mabuti na lang at hindi horror movie ang pinanood namin ni Siri. Dahil kung ganun, baka nagtatakbo na ako ngayon. Nasa bandang dulo ang kwarto ni Siri kaya hindi madaling makarating doon. Lalo na pag sa hagdan galing, wala naman silang elevator. Diretso lang sa pinto ng kwarto ni Siri ang tingin ko, pero naagaw ng isang golden brown na pinto ang pansin ko. The maid's voice suddenly flashed in my mind. Ito po ang kwarto ni Sir Carl at ito ang golden brown naman po ang kay Ma'am Francesca. Yung kasunod po na kay Siri. Napapikit ako ng mariin at huminto, ilang metro ang layo sa pintong yon. Eto na eh, malapit na ako sa kwarto niya. Baka may makuha ako dito, diary, journal o kahit ano. I'm desperate, definitely desperate pero nangibabaw ang konsensya ko. May tiwala sila sa akin kaya walang pag-aalinlangan na tinanggap nila ako sa pamamahay nila. Tapos papasok ako basta sa kwarto ni Francesca. A picture of my dad's coffin and my mom behind bars flashed in my mind. It was between my dignity and my family. Itong golden brown naman to, ang kay Francesca. My mother needs me. Itong golden brown naman po ang kay Ma'am Francesca. I breathe out heavily and go near that room. I hold the doorknob with trembling hands at bago pa man mapihit ng maayos bumukas na iyon. Kaya ko ba? Kakayanin ko. Unti-unti akong pumasok at pinagmasdan ang kabuuan ng silid. Tanglaw ang ilaw galing sa hallway na pumasok doon. I'm not sure if the room's theme was pastel orange,
light brown or gold because it was a bit dark inside. Lumapit ako sa nightstand at binuksan ang lampshade doon. Tumambad sa akin ang isang picture niya na naka-frame doon. She was pretty. Looks like Siri and Zian and all of his brothers. Long lashes, expressive eyes. Nakasuot siya na makapal na damit sa picture at pulang scarf. May snow sa background at mga pine tree kaya mukhang kuha yon sa abroad. Parang kalilingon niya lang sa camera kaya kuhang-kuha yon. Ang inosente ngiti at mata. I can't help but to feel pain. My dad's mistress is breathtakingly beautiful. I know. She's only on my age bracket. And I know. Ano kayang nararamdaman ni mami nang malaman niya to? Sa galit niya posible kaya magagawa niyang ipapatay si dad? Kasama ang kabit niya? Pwede kaya na sa sobrang sakit ng ginawang panloloko ni daddy. Nasapo ko ang noo ko dahil nagbabadya na ang luha ko. I was about to turn the lampshade off nang mahagip ng nanginginig kong kamay ang isang makapal na notebook na may gold cover. Nahulog yun sa sahig kaya agad akong yumuko para pulutin yon. Pero tumambol agad ng dibdib ko na makita ang isang picture doon. Kinuha ko ang notebook at ng litrato. Pagkatapos ay ipinatong yun sa parehong nightstand. Halos pumutok ang mga ugat ko sa ulo nang pagmasdan ko yon ng mabuti. It was her again, with my dad. Both of them was wearing a party hat. Seems like selfie. May hawak si daddy na cupcake na may isang maliit na kandila, habang si Francesca ang nasa harap ng camera, at nasa bandang likod niya si daddy. Pareho silang nakangisi na para bang ang saya-saya nila. Hindi nga halata na may edad na si daddy dahil natatakpan na yon ang taglay niya sex appeal at natural na charm. I know my dad was handsome. Despite of his age, kahit may empleyado namin, minsan hindi maiiwasan na magkaroon ng crush sa kanya. Itinalikod ko ang picture dahil hindi ko kayang tingnan, pero naluha lang ako lalo sa nakita ko. Best birthday ever. It was clear, neat and handwritten. Tahimik kong ibinalik yung picture doon sa loob ng notebook at pinatay ang lampshade. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa kwarto ni Siri at nakuha ang cellphone ko dahil masyado akong abala sa libo-libong karayom na tumutusok sa puso ko at silimangsa ako ng bigas na nakadagan sa dibdib ko. Lumabas ako sa terrace ng kwarto ni Siri habang idinadial ang number ng best friend ko. Niwala akong pakialam sa lamig ng hangin sa labas at hindi ko rin alam kung paano ako nakapagsara ulit ng sliding glass door. Amara, please. I don't know if I can do this. Nagsisimula pa lang ako, napiyok na ang boses ko. If I don't share this to her right now, I will surely break down. Bahala na. Pray? Shit, ang tagal mong hindi makontak. Wait, are you crying? Ano nangyari? She's in panic. I am devastated. Sorry, I don't bring my laptop with me here. Kaya, hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil napahagulhol na ako. I don't care if I look so stupid here. I'm crying while holding my phone at this very huge mansion's veranda, wearing a freaking nightgown in the middle of the night. Okay, hey, calm down, okay? Hindi ako galit. Wait, naging magulo at unstable ang line niya. I was too busy crying my heart out to point it out. Hey, get out of my house. I am talking to my boyfriend. Yes, I already have one. Darn, get out. Ang kulit mo naman. Nothing, just get out of my place. I'm busy. You left your boxers here. Nak, nang sinigang ang kulit. Close the door. Pray, okay na? Iyak ka lang. Makikinig ako. Parang gripo sa pagtulo ang luha ko but I really feel so helpless. What can I say when all of my life, my parents shielded and protected me from every pain life can give me? I was too weak for this. After a long breakdown, I finally get a grip of myself. Slowly, I pick every piece of my shattered heart. We both fell into a silence until I decided to spoke up after I clear my throat. Atara, this 1,000 miles away from me, at kahit hindi niya sabihin, alam ko na nag-aalala siya. May trabaho siya ngayon pero pakiramdam ko nakalimutan niya yun dahil sa akin. Ang tanga ko naman na umatungal ako tapos hindi mag-open up. Nakapasok ako sa kwarto niya. Simula ko. Hindi ko alam kung nakuha niya ba o ano pero hindi siya nagsalita kaya nagpatuloy ako. Sa kwarto ni Francesca, nakapasok ako. At nakita ko doon yung picture nila ni Dad. Best birthday di daw. Kahit pa utal-utal at paputol-putol, nasabi ko yun nang hindi pumipiyok o umiiyak. Gusto ko nang umuwi para kay Mommy.
Pero sabi nila, malapit na ang pag-uwi niya kaya baka mahihintay na lang ako. The last part was like a whisper. Ilang buwan na ang inilagi ko dito. Hindi naman siguro kabawasan yung maghihintay pa ako ng konti. Okay ka na ba? Asan ka ba? Nasa resort. Sa isang isla. Basta, resort's name is Coastline. Wait, hahanapin ko. Okay, it was my fault. Hindi ko kasi nasilip agad ng cellphone ko. Masyado siguro akong nalibang sa bagong buhay ko. Oh my gosh, dinig na dinig ko ang singhap niya. Damn, big time pala talaga mga Montemayor. Ang dami nilang branches niyan. Meron sa Batangas, Siargao, Palawan, Boracay. Quezon, Quezon Province. Nasa isla ka? Hindi ko na nasabi sa'yo. Loka, hello, cannot be reached ka kaya almost 9 weeks. Ahala ko na paano ka na. Kung walang problema ang boutique, baka umuwi na ako dyan. Diyos ko Lord, ahala ko gumaya ka na sa akin at nag-soul searching ka na. Tuloy-tuloy siya sa pagsasalita na parang inip dahil lahat ibidulgar ko na sa kanya. She laughed. I smiled for a bit too. Alam kong pinapagaan niya lang ang sitwasyon kasi wala siya sa tabi ko para damayan ako. I'm not like you. Sabi ko na lang. Anyway, anong plano mo? Like, paano kung next trip pa yung dumating, edi nga ang beauty mo kakahintay. Hindi naman sa ganun. Nandito ang pamilya niya kaya uuwi siya baka nagpapagaling lang. So, hihintayin mo talaga? Oo, dakilang waitress ka ganun? I can imagine. From here na nanlilit ang mga mata niya habang iniintriga ako. Sira, hindi naman. Depends ako. Yun na nga eh, ang point ko lang naman, mag-set ka ng date ng paghihintay mo kasi hindi ka naman aso na naghihintay ng buto. 1 month kung 1 month kasi tumatakbo ang oras. At kung hindi mo inahabulin, baka mas mahirapan ka na mapalaya si tita. I hate to admit it, but she has a point. I can stay here forever waiting for someone without assurance that she will come back. Sige. After 2 weeks, uuwi na ako pag wala siya. Kaya bahala na. Uuwi din naman kami ni Siri after mag-lunch dahil hinatid na kami ni Liam na pupunta daw sa Manila kasama si Israel. Si Den naman ang siyang nagpapalipad ng shopper. Pinili ni Siri na magstay sa playroom at bala ko rin naman na sumunod doon pagkatapos ko magpalit ng damit. Kakarating lang namin. Kating-kating na ako na hubarin ng damit ni Francesca. Magka-size kami kaya naisipan ng mama ni Zia na ipasuot sa akin ang isang dress na nasa paper bag pa. Hindi ko naman matanggihan dahil baka kung anong isipin niya. Kaya dumiretso agad ako sa banyo para maligo at magpalit ng damit. Tinuyo ko muna ang buhok ko bago nagpa siya na lumabas ng kwarto. Pero natigilan ako na lumabas din sa katapat ng kwarto si Vienna. Magulo ang buhok niya at wala sa ayos ang lingerie at silk robe. Nasuot niya but she looks beautiful. Mukhang kakagising lang. Inisihan niya ako bago umalis. Naiwan akong tulala doon at pakiramdam ko biglang nag-ugat ang paa ko. Don't be stupid, Prey. You know how Zian mind ran. Ikaw nga na kinikilala pa lang pinagnasahan agad. Si Vienna pa kaya? She's super hot and take note na may anak sila at tutor ka lang. Wala akong karapatan na masaktan pero wala eh. Masakit talaga. Kasalanan ko na ba na akala ko sa akin lang siya ganun? Sweet. Sa akin, sweet pala sa lahat. O assuming lang ako. Malamang ganun nga. Naalala ko ang sinabi ni Siri noon. May mga flings ang daddy niya. Playboy. Mukhang kaya hindi niya man lang nagawang suyuin ang anak niya ay dahil sobrang busy niya kagabi. O baka naman hanggang ngayong umaga. Ano pa bang dahilan kaya ngayon lang lumabas ng kwarto niya, si Vienna? Malamang ginawa na nila yon. Nagpainit ata sila ng kama buong magdamag. Ikaw nga halos mabaliw kakaungol dahil sa kanya. Hindi malayang ganun din sila buong gabi. This is not right. Ayoko mapakita na affected ako. I need to act normal. Holy freaking mother of shit, Spray. Pull yourself together and step your goddamn feet of yours. Ipinilig ko ang ulo ko at pumunta na lang sa playroom. Naabutan ko doon si Siri na katitig lang sa dingding na parang may malalim na iniisip habang nakaupo sa carpet. Tumikim ako para makuha ang atensyon niya. Kumusta? Sure ka na ba na gusto mo dito? Ayos lang ba? Sa mansyon o sa hotel? Wika ako bago umupo sa tabi niya. Umiling siya at binigyan ako ng tipid ng ngiti. Okay, sabi mo eh. I trust you. Saka tinapik ng bahagya ang likod niya. You can do this. At pag hindi mo na kaya magsabi ka lang ha.
Bigla niya ako niyakap at ibinaon ang mukha niya sa leeg ko. Tahimik lang kami hanggang sa kumala siya at ngumisi sa akin. "Wanna play hide and seek?" bigla niyang tanong. "She wants to play to cheer up herself. Maybe it's her way to cope up and make herself busy to get rid of the stress she is into right now." "Yeah, of course. Dito lang sa villa, okay?" She clapped out of excitement. "Hey, I'll go now. Count 1 to 10, then hanapin mo ako. Bye." Then she ran out of the room. The whole day was like that. Hindi ko nakita si Zian at si Vienna buong araw dahil kami ni Siri ang magkasama sa playroom. I was so nervous for the dinner like dahil sa restaurant kami kakain at sa sobrang pag-iisip ko, halos hindi ko na napagtuunan ng pansin ang damit na suot ko. While Vienna was so formal with her red-violet body-hugging dress with plunging neckline and cream high heels, I was with my plain and old Rose Racer back shirt, denim shorts and nude one-strap sandals. Literal na mukha akong yaya. I don't wanna feel bad pero kahit anong gawin ko, I can't help but to feel so insecure. In my whole damn life, I was so confident with myself and what I have seeing here. With that hourglass-like body, big breast and heavy booties. Damn it. I was messed up and my confidence flew away like a dried leaf in the middle of a fucking storm. We are all silent and no one dares to break it. It's just ended up when Ella came to us to ask for our orders. Zian do it for the four of us. Ano gusto nyo? Siri, pray. On my peripheral vision, I saw Vienna eyebrow rose when Zian mentioned my name. I don't want to mend in their business nor know what is the real score between the two of them. Ayoko marinig dahil ayoko masaktan. Anything would do, tipid kong sagot sa formal na tono. Ibinigay niyang order kay Ella at sumunod naman ang nakabibing katahimikan. Siyan, honey, can we go to Manila? This place was so boring. Total nandun naman ang office mo. Malambing na sabi ni Vienna. I almost snorted and choked myself with my very own saliva. What the fuck is wrong with me? Maybe it's not the world, honey, itself. Maybe it is something else. Something big and deep like insecurity. I also have an office here at yung iba, pang meeting, si Kuya Israel na ang nag-handle. Pwede rin naman na umalis ka na dito at iwan mo na kami. Sabat na naka-smid na si Siri. Siri, mabilis na saway ko dahil nakita ko ang eritasyon na dumaan sa mukha ni Vienna. Sorry, medyo labas sa ilong na sagot ni Siri. Vienna smiles sweetly. It's okay, alam ko namang namimiss mo lang ako. Oo nga eh, sa sobrang tagal mo kasing nawala halos nakalimutan ko na na nag-i-exist ka pa pala. Natabingi ulit ang ngiti ni Vienna kaya kinagat ko ulit ang dila para hindi ako matawa. Get that bitch. Nag-iwas ako ng tingin na sumulyap siya sa akin dahil baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa ako pinaglalamayan dahil kanina pa matalim ang tingin sa akin ni Vienna. She hates me? The feeling is super mutual. I don't like her either. Yan pa tinuturo mo sa anak ko, ha? Nagulat ako sa galit na bumaling sa akin. Ako? Seryoso ka, Vienna? Umilingiling ako, bahagya. Nope. Huwag mo akong tanungin kung yan ang tinuturo ko sa kanya, ma'am. Mas mabuti po siguro na bago kayo manghusga, isipin niyo muna kung may naituro rin kayo sa kanya. Kalmado kong sagot. Nanlisik ang mga mata niya, para nagpipigil lang na hablutin ang buhok ko. How dare you, bitch? She suddenly exclaimed. Mukhang narinig yun ng ibang mga guests na kumakain dahil napatingin sa amin yung iba. Shooter ka lang dito at asawa ko ng taong nagpapaswaldo sa'yo. Kaya basically, amo mo rin ako. Bumaling siya kay Zian. Fire her. No. Maagap na sagot nito. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Thanks goodness gracious. May mission pa ako dito. I can't be fired. I said, I want her fired now. Giit ni Vienna na parang anytime ipuputok na ang litid dahil sa inis. Sinulyapan ako ni Zian na parang sinusukat ang reaksyon ko. Ako? Ako, Zian? I'm fine. I'm just fine. Nandito kasi ako sa table na to. Kasama ang asawa mo. I won't do that. Nanliliit ang mga mata ni Vienna at hinampas ang table na nasa harap. That hurts. My sarcastic mind screams. What? Mamili ka ngayon siyan. Ako o siya? Nalaglag ang pangako dahil sa narinig. Did I hear it right? Pinapipili niya si siyan? If I were her, I will never do something crazy and stupid as this. It was so cheap. Why do I have to choose? Iimbagang na tanong ni siyan. Fine.
Tumayo si Vienna at inirapan ako bago nagmarcha paalis sa restaurant. Tumayo din agad si Sian. Susundan ko lang si Vienna. Papasamahan ko kayo pa uwi kung hindi ako agad makabalik. Ouch! He cried for her. Malamang susuyuin ni Sian si Vienna. Para saan at pinaghihintay niya ako? Para kung hindi mag-work kay Vienna, reserba ako? Ano ako, second option? Na pwede niya lang basta iwan kasi hindi ako yung priority? Fine, Sian. You want this game? I will give you a freaking good one. You will fall for me hard. Si Don na naghatid sa amin ni Siri pa uwi dahil baka matagalan pa daw sina Vienna at Sian. Siri, matutulog ka na ba? You wanna read the storybook? Tanong ko na matapos akong suklayan ng buhok niya. Nope, gusto ko lang muna makipag-usap sa'yo. Ibinaba ko ang hairbrush and dresser at umupo sa kama katabi niya. Spill, marahan kong tugon. I just want to clear something. I know you need this. She sighed. Hindi na magkakabalikan ng parents ko. Umiling ako. How can you be so sure? Baby, you're just four and I'm the one who lived with them. Kilala ko sila pareho at ayaw ko sa mami ko. Ang gusto ko ay ikaw. Ipokrita ako kung sasabihin ko na hindi ako sumaya. Dahil sa narinig ko. I was so happy pero hindi naman si Siri ang magde-decide. Para sa daddy niya. At ang daddy niya, malamang ngayon kalandian si Vienna sa kung saan. Mami mo pa rin siya. Huwag mo siyang sasabihan sa iba, lalo na sa kanya kasi masasaktan siya. Hindi niya ako mahal. Sagot niya sa tonong, siguradong sigurado. I smiled weakly. Anong laban ko doon kung mahal yun ni Zian? Maganda, sexy, hot. Ako, eto, yaya, tutor in disguise. Ni hindi niya nga alam na hindi. Yun ang tunay na apelido ko. I hate myself even more dahil natuto na ako mag-self-pity. I'm always proud, contented, and grateful for what I have. I don't care about things I don't have. But now, my life turns around. Then, tell me, bakit siya nandito? Natigilan siya at nag-isip sa tanong ko. I don't know. Kibit-balikat niyang sagot. Baka binabalikan ka niya at ang daddy mo kasi nagsisisi na siya sa ginawa niya noon. It was like acid dropping across my freaking stubborn heart. This is bad, so I need to end this conversation now. Baka maiyak pa ako sa harapan ni Siri. Pero, matulog ka na baby. Problema to ng matatanda, kaya kami na ang bahala. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa pagbabalik na ito ni Vienna sa buhay na Siri at Sian? Ano ang papel na kanyang gagampanan sa buhay at pag-ibig ng mag-ama? Yan ang ating patuloy na aabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.